Magandang araw sa inyo. Ako ay si Jasper ng Golden Detector Company dito po sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. So ang ating tatalakayin ngayon ay ito pong Gold Star 3D Scanner. So yung ating pong previous video ay ipinakita ko sa inyo ang kanyang mga parts and accessories. So ngayon naman po, ipapakita ko sa inyo ang kanyang screen, kung ano ang kanyang pwedeng i-detect, at kung paano gamitin ang Gold Star 3D Scanner. Ito ang screen ng Gold Star 3D Scanner. So kung makikita nyo po sa kanyang screen, ito po ay 2D display na siya. So colored po yan. At meron po siyang navigation button dito. So ito po yung kanyang mga system na available. So meron po tayong ground scan, auto long range, control long range, manual long range, ionic, bionic, live stream, pinpointer, tsaka itong scan files po. Yung scan files ay yung mga iyong sinesave na na-scan mo in 3D imaging system. So, ito naman po ang kanyang settings. Doon po tayo sa kanyang settings. And then, makita mo po, mayroon pong power saver. So, pwede mo pong i-on yun. Sa date and time, pwede ka po makapag-set ng date tsaka yung oras niya or yung time. Security naman po, mayroon po siyang pin lock at set pin. So kung halimbawa po naka-on po ito at may pin po ang device ninyo, so safe na safe po 'yon. So yung mga nakakaalam lang po ng password, 'yun lang po ang makakapasok or makakabukas nitong device na ito. So kung makikita mo po, meron din po ditong reset. So may reset settings, factory settings, clear memory. Sa screen naman niya po ay meron pong sleep mode and brightness. So pwede mo pong i-adjust 'yon. Yung languages po, marami po tayong or several languages po ang available dito. Yan po yung mga available. Ang wala lang po dyan is yung Tagalog. So, English naman po, meron naman po siyang option doon. Yan po ang kanyang settings ngayon, English. Yung sunod naman po ay kanyang sound settings. So, general volume, keypad volume, scan volume. At yung last po ay yung information ng device. So, may QR code po dyan. Device version, software version, model, and then serial number. At sa baba po ay made in Germany. Nandito naman po tayo sa kanyang ground scan na system. So kung makikita mo po, naka-on na po itong tablet. So i-connect ko po siya dito sa kanyang tablet. So press po natin itong ground scan. So yan po, pwede ka pong mamili kung device or dun po sa tablet ang iyong screen. So piliin po natin yung tablet. Ayan po yung kanyang mga settings na gagawin mo dito sa kanyang tablet. So yung width po, height, scan, or scan path, start point, tsaka yung scan mode. So makita nyo po, i-on lang natin to. So pag nag-set ka po dito, automatic po yan na magagalaw din po yung dito sa kanyang main unit. So halimbawa po yung width o yung lapad. So yan ang makikita mo, yung number of step yan, or number nung kanyang line. So, ayan po, pili po tayo. Kunwari po ay pili natin or apat. So, sa height naman po, yung number ng step pa, forward po or padiretso. So, halimbawa po, apat din natin piliin. So, ayan po, lalabas din po dyan ay apat. So, yung kanyang step duration po, depende po sa inyo kung ano po yung inyong gusto. So, 0.8 po, okay na po yan. So, yung kanyang start point po, pwede nyo rin nga piliin. So, left o kaya right, kung saan po kayo magsisimula. So, makikita nyo naman po dyan, left. Yun ang pinindot ko po or pinili ko. Ayan po, magbabago po siya. So, left. And then, yung kanyang scan mode ay pipiliin po natin ay automatic or manual. So, sa ngayon po, pipiliin po natin ay manual. Ayan din po at lalabas din po yan doon. Yung kanyang scan pattern, makikita mo po kung zigzag or parallel. So, ang piliin po natin ay parallel. So, mag-start lang po tayo ng scan. Press lang po natin to at pwede na po tayo magsimula ng kanyang scanning. So ngayon po, mag-start na po tayo ng scanning. So meron po itong pindutan dito sa kanyang handle na trigger button. So kada step mo ay magpipindot ka. So ito pong sensor ay at least 5 to 10 centimeter po from the ground para po mas magbigay po ng accurate na result. So press lang po natin kada step. So, babalik po tayo dun sa ating pinanggalingan at mag-move tayo dito sa kanyang kanan. So, parallel po kasi ang ating pinili. So, ito po yung ating na-scan. So, kung makikita mo po, pwede mo siyang i-view in 2D at in 3D. So, galawin mo lang po ng ganyan at magti-3D na po siya. Pwede mong i-zoom out and zoom in.
itong tatlong finger lang po para ma-move mo siya. Magalaw mo po at yung kanya pong nasa kaliwa, makita mo po wireframe. Kung ganyan pong kulay ang gusto nyo at may puro column po siya or frame. And then, ito pong data niya. So, each column po may value. And then, ito pong kanyang grid, yung kanya pong kanya-kanyang column ng iyong in-scan. So, sa baba naman po, reset. So, magbabalik po siya sa 2D. So, ito naman po, filter. Tatanggalin niya po yung halos lahat po ng color green. So, yun po yung soil. So, meron din po tayo dito ng depth. So, malalaman mo po yung depth ng mga each column po. So, yung lalim ng target. And then, tanggalin natin. Ito po, dirt type. Pwede ka rin mamili. So, ayan po, iba-iba pong klase ng kung anong type of soil ang meron ka. And then, ito po, yung kanyang colors. Yan, pwede ka rin po mamili ng default, hot, seismic, o kaya spring. So, ito naman po, makikita mo po, different colors po yan. So, meron po siyang pagpula po, yan po yung treasure. Pagdilaw naman po, yan po yung natural mineral. So, ang green ay yung ground or yung soil. Ang blue naman po ay yung cavity or kuweba. And makikita mo po sa baba yung kanya-kanyang mga percentage ng color. So, yan po yung by blue po, yung cave, 9.1%, 13%, 13.7% dun po sa light blues. Pag light blue po, maliliit na cave or maliit na space sa ilalim ng lupa. Ang green naman po, yan po yung soil, so 62.0%. Yung dilaw naman po o yung natural na mineral ay 10.4%. At yung treasure naman po ay 4.8%. Ngayon po, nandito tayo sa kanyang live stream na system. So, pwede ka pong gumamit ng kanyang main unit o kaya po dito sa tablet. So, ngayon po, gagamitin natin itong tablet. Press mo lang po ang live stream, basta po konektado ang dalawa. And pwede ka na po mag-scan. So, makikita mo po dito sa tablet yung kanyang nai-scan. Ngayon po, sisimulan natin mag-scan gamit itong live stream system ng Goldstar 3D Scanner. So, ito po nga sensor, at least po 5 cm from the ground. So, pwede po tayo magdire-diretso or kahit saan po mag-scan na direction niya. So, yan po. Kung makikita mo po, pagka color green po ang binigay na kulay na itong device, ibig sabihin po ay ground lang po yung kanyang nade-detect. Kung halimbawa po ay blue naman, ibig sabihin ay cavity or kuweba yung kanyang nade-detect. At kung dilaw naman, ibig sabihin natural mineral. Pagka red po ay ibig sabihin na yun po yung treasure or magnetic or metal po ang kanyang nade-detect. So ito po, ang live stream ay para po siyang 3D imaging system pero in real time po itong live stream na system. Ngayon, nandito tayo sa kanyang auto long range locator na system. So kinabit ko na yung kanyang sensor. So, ito yung IMTU sensor at yung kanyang antenna. So ito, kailangan mo siyang ilock para hindi siya gumalaw. At kung makikita mo dito, pe-press natin itong OK. At ayan na, pwede kang makapili ng kanyang distance o yung front range niya at itong nga kanyang depth. So dito sa kanyang distance hanggang 3,000 meters. Yung kanyang depth o yung lalim na kaya niyang i-detect or gusto mong i-detect ay hanggang 100 meters dito sa kanyang auto long range locator na system. So press lang natin, halimbawa 8 meters, yung kanyang depth ay 80 meters. So press natin ng OK. So kung makikita nyo, right direction, dahan-dahan lang yung iikot hanggang maglalabas dyan, left direction naman, pabalik hanggang makapunta kayo sa center. So kaliwa naman or left. Tapos kanan naman, lalabas naman siya dyan sa kanyang screen hanggang makapunta kayo dun sa gitna. So ngayon lalabas yung percentage kung anong percentage ng gold, silver, iron at saka diamond. Ngayon nandito naman tayo sa kanyang control long range locator na system. So press lang natin itong OK at nga pala nakakabit na yung kanyang IMTU sensor at itong antenna. So dito naman sa kanyang control long range locator, kailangan mong habaan ito, itong dalawang antenna recipient niya at i-unlock mo itong kanyang antenna. So unlock natin, ikot lang dito sa ibabaw. So balik tayo dun sa kanyang system. Press lang natin ng OK. So nandyan na yung kanyang mga settings bago mag-scan. So kung makikita mo, meron siyang soil type. So pwede kang mamili, may rock, neutral, mix, metallic, clay, sandy, mineral, chalky, or salty.
And then pwede ka mamili doon. At ito naman, by frequency ka mamimili. So kung anong frequency ang gusto mo, so kanya-kanyang metal o kanya-kanyang target ay may kanya-kanyang frequency. Sample natin is 1500 Hz. Ang sunod naman ay yung kanyang distance. So ito naman ay from 100 up to 3000 meters yung front range niya. So ito naman ay ang kanyang depth o yung lalim na gusto mong i-detect kung hanggang saan lamang. So ito hanggang 50 meters ito. Kung halimbawa hanggang gusto mong i-detect niya ng depth or lalim ng gusto mo ay 23 meters lamang. So hindi na siya sosobra doon, hanggang 23 meters lang. And then ito yung kanyang sinet. So ito yung settings na ginawa mo. Soil type, rock, frequency 1500 Hz, distance 1550 meters at yung depth naman niya ay 23 meters. So press mo lang yung itong okay para mag-start ng scan at yan ang makikita mo diyan. So itong icon na ito o itong makikita mo sa screen ay kanyang kamay. So pag kumaliwa yan, ibig sabihin yung antena mo ay kumakaliwa din. Pag kumanan, ibig sabihin kumakanan din yung iyong antena. So meron tayo dito ang smart balancing dito sa kanan. So kung ano yung dapat tamang position ng iyong kamay or yung pagtaas at baba niya. So kailangan yan ay nasa normal siya. Makikita nyo naman dyan. So ito sa kaliwa niya ay meron din siyang digital na compass. So ngayon kung makikita nyo, pag ginalaw ko ito, yung antena, kakanan siya, kakanan din yung ikanyang indicator dito sa screen. So kaliwa, kakaliwa din. So ngayon, ito naman ang paggamit dito sa kanyang long range sa control ay pagkalimbawang pumalo pa kanan pero hindi siya sobra or full. Halimbawa, kumanan lang siya ng ganito, ibig sabihin nandun yung target. So susundan mo lang yon. So ngayon naman, pagkaliwa, ganun din. At pagka naman na ang antena ay pumalo pa kaliwa ng sobra o kaya kanan, so ibig sabihin nalagpasan mo na yung target. So babalik ka at para ma-confirm at gagawin mo ulit yung same procedure na ginawa mo. So pagka halimbawang pumalo ulit siya, yung pagbalik mo, ibig sabihin na itong full ha, so ibig sabihin nasa likod mo yung target, eksaktong nasa likod mo mismo. So yun na yung pinaka-target mo. Ngayon nandito naman tayo sa kanyang manual long range locator. So kung makikita mo ang kanyang screen, press mo lang yung OK para pumasok sa kanyang mode. And dito pwede kang mamili ng specific target o yung kung anong gusto mong target na hanapin ng device. So press mo lang ang OK. So makita mo meron siyang silver, yan yung mga pagpipilian mo, platinum, yan iron, gold veins, gold treasure, gold ore, meron din siyang gemstone, diamond, copper, cavity or cueva, at saka bronze. So halimbawa bronze ang pipiliin mo, so yun lang yung kanyang hanapin, wala nang iba. So dun tayo sa kanyang distance, ito naman from 100 to 3000 meters pwede kang mamili. At ito namang depth niya from 10 meters up to 50 meters yan. So pwede ka mamili hanggang 50 meters kung hanggang saan lang yung gusto mong i-detect na lalim. So ito yung iyong na-scan or yung settings mo. Target, bronze, distance 500 meters, depth mo ay 10 meters lamang. And then press mo ang OK. At pupunta siya na siya doon sa kanyang screen icon. So ito po yung screen ng long range. So kung makikita mo pag kumanan yan, itong antena, kakanan din yung antena, yung itong kanyang indicator. Pagkaliwa, kakaliwa din yung indicator. Ngayon, ito naman, may smart balancing din siya para siyang control long range. So kailangan nasa normal yan para yun yung correct na position ng kamay mo. At may digital compass din siya. And then, ganun din sa, para siyang sa control long range locator, pag kumanan siya, so ganun din sa manual. Pag kumanan siya, halimbawa ng ganito lamang, so hindi naman siya nag-full, ibig sabihin sundan mo lang yung location na yon. At pag kung kumanan naman siya ng todo o kaya full, ibig sabihin nalagpasan mo na yung target. So pag nalagpasan mo na yung target, ibig sabihin nasa likod mo, so babalikan mo ngayon yon. Same procedure nung ginawa mo nung una, ngayon pag pumalo ulit siya ng kaliwa o kanan ng full, ibig sabihin nasa likod mo na yung eksaktong target. Nandito naman tayo ngayon sa kanyang Ionic system sa Goldstar 3D Scanner. So aking palang kinabit ay yung kanyang IMPU sensor lamang. So kahit wala na yung kanyang dalawang antenna recipient, walang problema doon. So press lang natin yung OK para pumasok tayo dun sa kanyang Ionic system. So ayan yung makikita mo sa kanyang screen. So meron siyang adjustment ng gain at adjustment ng sensitivity. So doon ka lang, tas up and down mo lang siya, ma-adjust mo na siya.
And then, halimbawa, meron din nga pala siyang trigger button dito para pag magre-reset. At kung makikita mo, halimbawa ito ay color green, katulad nito, ibig sabihin ground lang yung kanyang nade-detect. At kung nga pula naman, ibig sabihin na yun ay metallic object. So yung target na metallic. Pagka blue naman, ibig sabihin cavity or kuweba yung kanyang nade-detect. So ito, habang lumalaki ang kanyang bilog, ibig sabihin lumalapit at papalapit ng papalapit dito sa device ang target. At nga pala, ito nga pala yung ginagamit. So up and down lamang yan, yung kanyang paggamit. Left and right, o kaya wave motion mo gawin. So yun lang yung tamang pag-scan dito sa Bionic system. Nandito tayo ngayon sa Bionic system ng Gold Star 3D Scanner. Press lang natin ang OK. So ang aking kinabit nga pala ay ang IMTU sensor. So kahit wala na yung kanyang antenna recipient. So press natin ang OK or itong trigger button sa kanyang handle para mag-start ng scanning. So kung makikita mo dyan na pag nagkulay pula siya, so ibig sabihin nakaka-detect ang device ng metal. So halimbawa gold, silver, copper, bronze. And then kung ano yung unang kanyang na-detect, so pagka pinaling mo siya sa ibang lugar at nag-detect ulit siya ng kulay pula, meaning kung ano yung nakita niyang target sa una, eh yun din yung pangalawa. Unless i-press mo yung reset button dito sa kanyang handle. So mag-iba yung kanyang detection ulit. So mag-back to zero ka. So ito, meron siya adjustment ng gain at meron siya adjustment ng sensitivity. So makikita mo yung kanyang graph dito, umaangat yan pagka nakaka-detect siya ng metal or magnetic. So ito nga pala, ang paggamit nitong Bionic system na to ay parang Ionic system lang. So up and down, and then left and right, and then pwede mong isigsag or wave motion. Nandito naman tayo ngayon sa pinpointer ng Gold Star 3D Scanner. So press lang natin yung OK. And then mag-checking sensor na siya. At nga pala, yung aking gamit ay yung VST sensor. So at least 5 cm from the ground yung sensor. So press mo lang yung reset dito. At sa kaliwa, makikita mo may calibration siya. At yung adjustment ng sensitivities naman sa kanan. So yung gitna, pwede mong pindutin yung OK para mag-reset. So ngayon, kung makikita mo, pagka ang device ay nagbigay ng kulay pula at umangat siya, ibig sabihin ay nade-detect niya ang metal sa ilalim ng lupa. So ito naman, nakita mo kung halimbawa bumaba siya, ibig sabihin yan ay nakaka-detect siya ng cavity o kaya kuweba sa ilalim ng lupa. Para sa inyo mga katanungan regarding dito sa Gold Star 3D Scanner na device, maaari nyo po kaming kontakin sa aming company number. Available ang WhatsApp, Viber at BoTeam. At pwede rin po ang video call or voice call via BoTeam. Doon naman po sa mga nandito po sa UAE, pwede po silang bumisita dito sa aming office showroom.